Ako po si Melvin, si Magnaye. 28 years old. Taga Batangas. Ako po ay maagang namulat sa mga kasalanan, karanasan, pagsubok. Dati akong tarantado, basugulero, babaero, biktima ng droga, alak, sigarilyo, tulak ng shabu, pati marijuana. Baga, sakit sa ulong anak. Tingnan ng masama, basta na lang nananapak. Lulong sa sugal nung ako po'y nag-aaral ng kolehiyo. Mismong pang-tuition fee ko, sa bilyari na pupunta. Hindi pumapasok sa eskwelahan. Andun sa gimikan. Nagwawalwal hanggang mapatrobol, saksakan, hampasan ng bote, hanggang madala sa presinto, hanggang sa naging frat member, at sumali po ako hanggang noon sa edad kong 14 years old. Nagnanakaw, naghaharas, pasaway, parang walang kinatatakutan. At parang, kumbaga, dati lagi kong sinasabi na bahala na si Batman. Parang, for short, walang direksyon ang buhay. Lahat ng to, nagawa ko ng dahil sa pag-rebelde ko. Nanggaling ako sa broken family. Hindi ko naranasan mag-birthday ng or Christmas or New Year na kompleto ang pamilya ko. Dahil niyan, sa kalsada ko nahanap at sa bisyo, ang masasamang impluensya ng barkada ang nakapitan ko habang tumatanda ako. Noon pa man, may kinikilala na akong Lord. Napaka-religyoso kong tao. Na, saka, katotohanan nga, ipinatuto ko ang inaakala kong imahe ni Lord at symbolic religious sa pananampalataya ko kay Lord. Pero, nag-iba ang lahat ng pananaw at pananampalataya ko nung isinama ko ni Ate Maricar Cabrera sa J1 Bur Dubai Church. Grabe! Pagpasok ko pa lang ng kwarto ng Mission House, naramdaman ko yung presence ng lahat ng tao na nasa church. Yung faith, presence nila kay God. Yung mainit na pagtanggap sa akin at sa kapatid ko dito sa church. At lalo na yung time na nag-worship. Grabe talaga yung feelings nung time na yun. Tapos, nag-pray over na si Pastor Ruel noon na halos umiyak na ako noon kasi hindi ko pa nakakaranasan na sa pagdadasal na yung presence ni God na grabe, halos umiiyak talaga ako sa pagpe-pray na halos lahat ng sinabi ng pastor sa prayers niya, halos lahat ipakiramdam ko para sa akin. Halos lahat tumama. Pero nag-pray pa rin ako. Umiyak noon pagkatapos noon. Iba yung feelings na naramdaman ko. Ang gaan ng pakiramdam ko na parang bago akong silang na walang problema, walang pinagdadaanan, na parang kinuha lahat ni God nung time na yun ang worries ko. And I'm so feeling blessed that time. Maraming
pagbabagong ginawa si Lord sa buhay ko. Kung ikukwento ko sa inyo lahat, eh siguro kasing haba ng kwento ni Cardo Dalisay sa probinsyano, hindi pa rin tapos. Kaya itong sasabihin ko, eh yung para sa akin, eh yung pinaka-the best na ginawa ni Lord sa buhay ko simula nung nakilala ko siya. Nagawa kong patawarin ang taong sinisisi ko sa buhay ko kung bakit ako naging pariwara. Nagawa kong kalimutan ang lahat ng ginawa niyang pag-aabandona sa amin ng pamilya namin. Nagawa kong patawarin ang tatay ko na niminsan hindi ko narinig sa kanya na binati man lang ako ng Happy Birthday o anumang okasyon, Pasko, New Year, lahat, piyesta, na hindi ko man lang siya nakasama habang lumalaki ako. Nagawa kong ipasa Diyos lahat ang pain, galit, o sama ng loob sa kanya. Na sana kung pinagdasal ko kay Lord, na sana kung naging maayos lang siguro siya nun, hindi sana hindi ko naranasan ang mga ganong pagkakamali o kaya naranasan ko ang nagkaroon ng buong pamilya. At hindi ko siguro naranasan yung pagiging salbahe. Hindi ko nagawang patawarin siya noon nung time na yon. Hindi ko pa nakikilala si God sa buhay ko. At sa ngayon, umuwi na yung tatay ko. Kasi pinag-pray ko na siya na napatawad ko na siya. Umuwi na siya. At hindi ko man naranasan sa buhay ko na mahalin niya ako o mahal niya ako pero hindi ko naranasan na may pakamdam niya sa akin. Pero alam ko na binabawi niya yon sa mga anak ko na kasama siya ngayon sa pag-aaruga at pag-aalaga sa mga anak ko. Kaya, thanks God. Thanks God. Hindi man ako naging mabuting anak, pero ipinapangako ko magiging mabuti akong magulang sa mga anak ko. Ang buhay ko ngayon kay Lord, masaya. Baga, walang pangamba. Sa lahat ng pagsubok, naniniwala ako na hindi niya ako papabayaan sampu ng aking pamilya. Lahat ng biyaya na naranasan ko ngayon sa health ng family ko, sa safety, maraming bagay eh. Kahit may hindi magandang nangyayari. Like, nawalan ako ng work. Almost 3 months. But I'm still blessed. Kasi kahit wala akong work, hindi ako nakapagpadala ng pera, still, nakakaraos yung mga anak ko sa Pilipinas. Kahit kami dito ang dalawa ni Eunice, parehas kaming walang work, but still, may maayos kami na hihigi, natutuluyan, may aircon, masasarap na pagkain, mababait na mga kasama, mga ate, kuya, at kasama namin yung pastor at pastor namin na laging nakahanda kaming gabayan. Ilan lang to sa mga biyaya ni Lord kapag yung faith at paniniwala kay God at yung presence niya at yung salita niya isinabuhay mo. Kumbaga, inuuhaw ka ni God at binubusog. Inuuhaw ka sa kanyang, parang nauuhaw ka sa kanyang mga salita at nabubusog ka rin sa kanyang mga salita, hindi ka pababayaan ni God. At muli ako po si Melvin Magnaye na nag-iiwan po ng kataga na kung si Tim Chu ay
merong bawal lumabas sa classroom, si Lord meron din. Si Lord may batas, mga sinners bawal sa itaas. Pero pag nag-repent ka at nag-comply ka at kay Jesus at nag-submit ka, ay, ikaw ay maliligtas. Amen? Thank you po and God bless everyone.